ang init. Tirik na tirik yung araw. Alas 2 ng tanghali, bike tour tayo ngayon. Uy, net. Ang init. Oh. Tirik na tirik yung araw, grabe ang init. Alas 2 ng tanghali, papasok ako sa trabaho. Okay, ngayong araw. Pansin nyo, naka chest mount. Mag-share ako ng mga diskarte tsaka mga safety tips kapag nagba-bike to work. Hindi lang pag nagba-bike to work actually, kapag para sa mga lahat ng nagkakalsada, lahat ng nagbibisikleta sa kalsada. So, diskarte tsaka safety tips na rin. Tsaka kung ano-ano pa. Hihinto ako banda ron mamaya sa unahan, kakabit ko lang yung harness. Ay, yung harness. Mali-mali sinasabi ko. Hinto ako mamaya, kakabit ko lang yung GoPro sa chest mount para meron tayong POV, mas madaling mag-vlog. Tsaka harap mapakita natin yung mga diskarte, mga singit-singit na safe, mga pagsingit na safe, tapos sa mga pag-gutter-gutter, ganyan singit-singit, gutter-gutter, kailangan inuulit-ulit. Grabe, init ngayon. Ang tinignan ko sa AccuWeather, ang temperature ngayon 31 degrees, ang init, grabe. Pero okay din yung mga gantong init kapag nagba-bike to work. Ito rin yung nagsisilbing parang heat training kapag naglo-long ride. Kasi kapag naglo-long ride, naku, grabe init dun, mas matindi rito. Imagine pupunta kang south o kaya north, bawa, Starlock, pag inabot ka ng tanghali ito, naku, napaka-init. Kaya okay ito, paunti-unti nakakapag-heat training tayo. Yan, okay, ito tip number 1. Kailangan sumusunod din tayo sa batas trapiko kapag ganyan, nakastop. Stop din tayo, huwag tayo mapilit. Tulad nga, malalaki ang mga truck na yan, no? Medyo mahirap dyan. Dapat alerto tayo sa mga signal light ng mga snap yan. Gaya nga, pagka may kakanan, dapat alerto ka, alam mo kakanan siya, iwasan mo na siya. Ah, hinihigil ako. Ang dami ko sinasabi. Pagod ako. Ito pa, pagka may ganyang truck na malaki, huwag nang tiniting sumingit, napaka-delegado niyan. Kaya mo na siya mauna. Woo, grabe init. No, may konting lilim. Pagka kaya sobrang init, dapat lagi mag-hydrate maya't maya. Huwag masyado papakabusog kasi mahirap huminga. Tsaka mahirap pumadyak. Minsan din, kakailangan mo lumihi sa bike lane kasi kagaya niyan. May sasakay na kabalandra, pero huwag kang masyadong didikit. Baka mamaya bigla magbukas ng pinto yan, tamaan ka pa. Simplang ka dito sa side na to ng kalsada. Tapos sa ganito mga intersection, dapat alerto ka rin, pakiramdaman kayo ng mga lalabas. Gaya yan. So, pakiramdaman, tapos businahan mo para malaman niya na nandun ka, para makita ka niya. Diba? At least pag busina ka, makikita mo yung driver, pag nakita mo yung driver na nakita ka na niya, safe ka na. Diba? Minsan yung mga truck nagbibigay din yan ng sign na nakita ka nila, papag-go ka nila. Ayun nga, sumunod tayo sa patas traffic o, tapos pag stoplight ay pedestrian lane, huwag natin harangan. Daanan ng tao yan, huwag tayong babalandra dyan. Kasi ito, hindi ko lang maipakita pero merong truck na malaki sa likod ko. So sa mga gantong pagkakataon, kapag ka may truck na malaki sa likod mo, dalawa options mo, either unahan mo siya para maiiwan mo kung ma-traffic. Pag di mo naman siya kayang unahan, hayaan mo siyang mauna, huwag ka na magmabilis. Pero kumaliwa pa. Kumano pala yung truck. So bali wala, doon siya mapakita. Tapos kapag gano'n ito walang bike lane, ito lang tayo sa pinakagilid. Huwag na tayong gumit na aron, delikado. O, kagaya na ito, walang bike lane. Meron to eh, may bike lane to eh, pero sinakop ng mga sasakyan. So dalawa choice natin sa, pwede tayong dito sa kaliwa, ay, pwede tayong dito sa kanan, pwede tayong kumaliwa, pwede rin sa kanan. Kaya lang kanina masikip yung kanan eh, so dito tayo, overtake tayo. Tapos ngayon, dito tayo sa kanan, iiwasan natin yung malaking truck na yan, masyado malaki yan. Delicates, delicates. Tapos, alerto ka rin sa mga lalabas na motor. Minsan may mga nagagaling dun sa labas, tapos papasok sila dito sa bike lane. So, dapat alerto ka rin dyan, biglang may lumalabas yung cellphone. Kagaya na, no? Sakto.
Tapos pwede ka rin kumater dito. Ayan. Diba? Hindi na sa advantage pag naka mountain bike ka eh. Or pag naka hybrid ka sa kalsada, pwede ka sumampa rin sa gutter. Sabi. Gutter ulit tayo. No problema, wala rapa pababa. So, ingat. Kailanganin ko pumasok ko sa kaliwa kasi kakaliwa ako papunta ng Araneta Avenue. Saan pa kaya ako dun sa ano? Sa rampa. Hop, joke lang. Ah, kaliwa tayo rito. Sikip. Yung mga kasingit dyan. Tayo sa kanan. Sikip din ah. Pinakakanan, nakastop naman sila eh. Yan. Nakakasingit na ba ako? Pwede na yun. Oh, puro motor na. Eto, balik tayo sa kwentong truck. Tulad na, may truck na malaki. So, kailangan didistansya talaga tayo dyan. Diba? Huwag tayong didikit. Ang layo niya eh. Talagang hindi tayo didikit dyan. Ang ibig ko sabihin, basta huwag tayo didikit dyan. Pagka pwede siyang mauna, paunahin na kagaya yan. Kapag ka naman, nabawa traffic, kaya mo siya unahan. Unahan mo na. Pero huwag kang sasabay sa kanya. Napakadelikado yan. Hydrate ulit, konti lang. Tapos huwag din tayo mamimina ng tao. Itong mga may mga tao dito, kahit sa labas sila ng bangketa naglalakad, huwag natin pipinahan yan. Dapat huwag natin pipinahan ng mga ganyan. Mahirap na. Mamakasagi. Pagbigyan ng mga pedestrian. Yan, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-share yung matandang kasabihan. Ito panahon pa ng mga Kastila ito eh. May kasabihan na ang mag-subscribe, mag-like at mag-comment ay suswertihin. Ang mag-skip ng ads, hindi masyadong suswertihin. Konti lang. Konti lang ang magiging swertihin. Ito pa isang diskarte, tsaka safety tip. Kapag liliko ka, bawa ko, liliko ka sa kaliwa. Pag liliko ka, huwag kang haasa basta-basta sa hand signal lang. Huwag kang pakatiwala sa hand signal. Kasi pagka kinamit mo ang kamay mo, hindi naman yung guarantee na pagbibigyan ka ng sasakyan sa likod mo eh. So ang gawin mo, dungawin mo sa likod.
Tignan mo muna mabuti kung clear ka na. Pag nakita mo clear ka na, tsaka ka palang hindi ko. Para safe. Marami na ako nakita ganun na ginamit yung kamay. Ginamit yung kamay. Pero nadali pa rin. So iba na yung nakakasigurado. Tapos dapat chill lang din tayo sa kalsada. Iwas tayo sa road rage. Mahirap na. Hindi worth it na makipag-away tayo. Either masaktan tayo o makasakit tayo ng kapwa. So, pero chill-chill lang. Iwas tayo sa gulo. Hanggat pwede magpasensya. Iwas. So yan muna sa ngayon yung mga diskarte tsaka safety tips na masishare ko. Ha? Tapos siguro itong mga to. Puro kayong pento. Pero seriously speaking guys, lagi tayong mag-ingat sa kalsada. Dapat lagi maging alerto, maingat. Iwas sa gulo, dun tayo lagi sa tama. So yan lang, lagi niya tandaan yung malandang kasabihan. Ang mag-like, mag-comment, mag-subscribe, suswertihin. Ang mag-skip ng ads, hindi masyadong bibinasin. Venice pa rin, pero konti lang. Kaya, yan lang. Hanggang sa muli, salamat!